Grabe itong hamon ni dating senador Laila De Lima kay Harry Roque. Ano ang sabi niya? Magpakalalaki ka. Wow. Sinabi po yan ni De Lima dahil until now, hindi pa ho nahuhuli o nagpapahuli itong si Harry Roque, ang abogado ni dating Pangulong Duterte, matapos isyuhan ng warrant of arrest ng Kongreso dahil sa hindi niya pag-attend at pagdadala ng mga dokumentong hinihingi sa kanya. Okay? Nakontep na ito at nakulong overnight pero hindi nadala. At inindyan pa niya ang Kongreso tungkol dun sa bakit siya biglang yumaman ang kanyang mga negosyo at bakit biglang lumaki ang kanyang pera. Kaya baka pinagdudahang may kinalaman sa Pogo. Pero mula nun, pati yung asawa niya hindi dumating. Kaya sila mag-asawa, parehong hinahanap at parehong kailangan ng Kongreso. At dahil dyan, sabi ng senador, dating senador na mahigpit din binabanatan ni Roque nang ito ay nakakulong pa noong panahon ni Duterte dahil 7 taong nakakulong si De Lima. Grabe ang mga sinasabi rito ng mga DDS, lalo na si Roque, na parang ang tingin nila guilty-guilty na si De Lima. Pero ano nangyari? Acquittal, hindi napatunayan. Kaya ngayon, si De Lima kasi nung mag-isuhan ng warrant of arrest, hindi nagtago, hindi na nang laban. Talagang voluntaryong sumunod sa court order at nakakulong ng 7 taon. Ay si Harry Roque, Congress warrant of arrest, tinaguan na. At until now, hinahanap siya ng PNP. Kaya inuulit ko ang sabi, Harry Roque, magpaka lalaki ka. Ano ang inyong masasabi niyan? Mukhang De Lima dahan-dahan ang nakakagante. De Lima laban kay Roque. Yan ang iyong galawan. Please like, subscribe, and follow. Samantala, eto, observation, analysis, at opinion. Seryoso ba lahat ang mga nagpapile ng Certificate of Candidacy sa local and national position, especially ang national, yung party list at saka ho yung mga senador? Kasi ang dami na eh. Parang mahigit ng 80, baka daw umabot ng 100 ito. Ganong karami o higit pa. Pero marami naman dyan mga disqualified. Pero tinatanggap lang ng COMELEC ang lahat na nag-a-apply at nagpapile ng Certificate of Candidacy. Kaya tinatanong ko, seryoso ba sila lahat? Kasi yung iba nakikita ko, parang wala eh. Walang political party, parang walang konkretong paliwanag kasi binibigyan sila ng pagkakataong magbigay ng statement at magkaroon ng question and answer sa media after na magpile. Yung iba, walang kalaman naman ang sinasabi. Yung iba nga, parang hindi alam ang sinasabi. Yung iba naman, seryoso. So ako, tingin ko rito, marami rin seryoso pero marami rin malamang ma-disqualified kasi wala nang makinarya, wala pang political party, tapos yung mga agenda nila parang hindi naman pang national. So, yan pagbabasihan ng COMELEC. Huwag natin kalimutan, merong authority ang COMELEC para mag-disqualify sa mga nag-apply o nag-file ng COC. Ako, yun din ang tingin ko. Marami ditong, hindi naman siguro kalahati, pero marami. Kung halimbawa, umabot ng 100 dyan o 90, marami dyan ang ma-disqualified. Kahit sa party list, 160 ang mga party list, pero ang bago ay mga 40 plus lang. Baka ma-disqualify din yung iba. Kasi yung iba talagang hindi naman totoong marginalized sector. Yung iba parang gumaya lang. Parang nainganyo lang. Biro yung totoo. Yung iba ay napunta lang doon sa COMELEC. Aba, tinanong ko ano meron doon. Ba't maraming tao ay piling, nakipag-file na rin. Nakipile na. Kaya nga tinatanong natin, seryoso ba sila? Alam niyo kung bakit ko ito tinatalakay, pasintabi na po. Kasi tayong mga butante dito at sa abroad, tayo ang susuri sa kanila. Hindi sapat na ang COMELEC lang ang sumuri kung sino ang may kakayanan, mangampanya nationwide, at merong kakayanan, kaalaman sa mga posisyong inapplyan nila, especially sa national. So, hindi kayang suriing lahat ng COMELEC. Tayo, kayo, na mga butante sa buong mundo na Pilipino, kayo ang merong sagradong kaalaman at kapangyarihan at pagsusuri sino sa palagay nyo ang karapat-dapat o hindi. Mahalaga yon. Hindi basta pipirma kayo or iboboto nyo nang hindi nyo kilala. Delikado yan.
magsisisi kayo. Katulad ng iba, nagsisisi kay Robin Padilla at iba pa. Baka masingitan kayo. Huwag niyong kalimutan na 6 years pag senador. Ganon kayong katagal magsisisi pag mali. Pagka naman maganda ang naiboto niyo, matutuwa kayo ng 6 na taon. At sa congressman, hanggang sa mga consular, local official, 3 years. Pero matagal ang 3 years pag nagkamali kayo, di ba? So para hindi magsisi ng kung ilang taon, para hindi magkamali, aralin. Inuulit ko, hindi lang COMELEC ang merong authority o kapangyarihang mag-disqualify. Tayo, mga botante, pwede rin natin i-disqualify. Disqualified na hindi natin susuportahan. Yeah, disqualified na hindi natin ikakampanya. Disqualification na mismo na hindi natin iboboto pagdating ng election sa Mayo ng 2025. Yun ang inyong power. Walang pwedeng makapigil dyan. Walang pwedeng makialam sa inyong kapangyarihan. Bawat botante, bawat registered voters na Pilipino, kayo ang masusunod during election day. Ayan, okay? Kaya mahalaga po yun. Mm-hmm. Nauli ko ha, no extension, sabi ng COMELEC. Dahil marami silang gagawin, marami silang trabaho. I-evaluate nila yung application, ang mga application na yan. Tapos naghahanda sila sa pag-iimprenta ng mga election paraphernalia. At marami silang gagawin, kaya no extension. Ha? Kailangan kung sino nag-file, yun lang ho. Pero hindi ibig sabihin nag-file lahat. Kaya kung sinasabi ito, yung mga supporters, followers ng kandidato or mga nag-file ng COC, hindi po lahat na nag-file ay qualification, may qualification. Hindi lahat na nag-file a-approban. Sabi ng COMELEC, yan ay dadaan sa pagsusuri ng inbox ng buong COMELEC. Yun po ang ibig sabihin yun. Baka mamaya ay nag-file lang kayo, kala nyo, kayo na, ituloy-tuloy na. Ah, yung iba nangangampanya na, yung iba ay gumagastos na. Abay, hindi po. Abangan ninyo ang formal announcement ng COMELEC, ilan ang inaproban na party list organization na bago, maliban sa dati. Ilan ang mga senatorial na magiging kandidato? Yan po yan. At ang pagbabasihan dyan ay yung kakayanang kumampanya financially, nationwide, physically, at higit sa lahat, merong partidong magdadala. Kasi kung walang partidong magdadala, tapos independent ka lang, tapos kulang ka rin sa makinarya, isa yan sa magiging ground para i-disqualify ang isang kandidato. Kahit sa local, ganun din. Ang local COMELEC official ang may karapatang mag-disqualify sa mga local candidate. Pero sa national, party list at saka senador, ang headquarters ng COMELEC, ang chairman at mga commissioner, ayun po yun, ang kanilang authority. Kaya abangan po ninyo ha, marami pang pending mangyari. Nag-uumpisa pa lang. Mahaba-haba ito, ilang buwan ito hanggang sa Mayo ng 2025. October pa lang ngayon. Ayan, sige. Please like ng ating mga video dito sa Mike Abe Opinions. At syempre, pakasama na rin po yung MA Pinoy TV. Subscribe yung hindi pa nakakapag-subscribe para tayo laging nakakasama-sama araw-araw. Mahalaga yon na ako'y nagiging tulay ng anong impormasyong gusto nyo matanggap, marinig, na nanggagaling sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Especially itong eleksyon, tinututukan natin ito. Malapit na po kasi.